ano ang gagawin mo kung mayroong kang 1,000,000 piso? Alam niyo ba ng isang vlogger sa Cebu, ginawa itong saranggola. Eh ano naman kayang masasabi dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Alamin natin sa report ni Su Jin Kim. Sobrang laki ng saranggola natin ngayon na nakakalaga ng 1,000,000. Kakaiba itong saranggola natin ngayon. At tayo pala yung nakagawa. Nagawa sa pera. 1,000,000 piso ang pinalipad sa ere ng vlogger na si Boy Tapang sa Cebu. Naisipan ni Ronnie Suwan o mas kilala bilang Boy Tapang na mag-assemble ng saranggola. Sinimulan muna niya ang paggawa ng saranggola gamit ang plastic, kawayan at tape. 5 oras din ang inabot ng vlogger at mga kasama niya sa pagdikit ng tigi 1,000 pisong papel sa saranggola. Kita pa sa video ang kaba ng magkakaibigan sakaling liparin o kumalas ang saranggola. Sabi pa ng isa, kung sakaling mapigtal ang lubid, sana'y sumabit sa puno at hindi mahulog sa dagat at mabasa ang pera. Ngayon na makikita makatapang ng saranggola na 1,000,000. Ibang saranggola to ngayon na papaliparin natin. Huwag lang sana maputol yung lubid talaga kasi sayang yung 1,000,000 natin. At nang pinalipad na, ilang segundo lang sa ere, naglaglagan na ang pera. Silugan mo pera, oh! Uy! Putol! Binatikos ng netizens ang vlog ni Boy Tapang. May ibang nagsabing dapat maparusahan ang vlogger. Nadismaya naman ang iba. Sana'y ginamit na lang sa mabuti ang pera. Agad ding tinawag ang atensyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil bawal na pinaglalaroan ng pera. Agad nagtungo ang Investigation Committee ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa Cebu. Mayroon nga pala taga Bangko Sentral na pumunta kaya na sa bahay at dumating na sa kanila yung content. Paliwanag ng vlogger, hindi raw niya intensyong paglaruan ng pera dahil siya mismo ay laki sa hirap. Pinahahalagahan daw niya ang pera at for entertainment purposes lamang daw ang kanyang content. Sabay humingi ng paumanhin sa kanyang naging pakulo. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Lalong-lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin sa lahat ng mga tao na huwag niyo pong paglalaruan ng pera, palagahan po natin ang pera, bigyan ng i-value natin yung pera kasi napaka-importante sa buhay natin ang pera. Sa ilalim ng Presidential Decree No. 247, ipinagbabawal ang pagguhit, paggupit, pagpunit at pagsunog ng kahit anong banknote at coin ng BSP. Multang aabot sa 20,000 piso at pagkabilanggo ng hanggang 5 taon ang kakaharapin ng sinumang lalabag dito. Su Jin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.